Kasi alam ko, that was mga 3 years ago na nakakaraan. May ginawa akong soap nun bago yung meant to be. And then pinaalam ko naman, sabi ko may gagawin ako. So, pinayaga naman ako. And sabi naman sa Bulagano, kahit si Pauline, magpapinilago ang soap nun. Basta as long as mapakap ka na maaga, let's say morning lang, pag kaya pang dumiretso yung Bulaga, diretso ka. Or pag hindi ka makakapasok, magsabi ka. So, ganun yung ginagawa ko. Yun lang, nung after nung soap, sabi, basta pag natapos niya yung soap, mag-report ka na. Then, pwede ka nang bumalik. Ganun yung ginawa ko for several times na nagtitext ako. Eh, sabi lang nila na sabihin sa meeting, papaalam sa meeting. Hanggang sa tumagal na ng almost a year. So, wala na talaga akong nakuha sa sagot. And then, to be honest, si Tita Manu lang yung pinag-stall na sabi ko, Tita Manu, ano bang status? Makakabalik ko ba ako sa Bulaga? Hindi na. Ang sabi lang niya, as per the management, hindi na. So, ganun sinabi sa'yo. Oo. Ang hinihintay ko, ano yung kasunod? Ano yung reason? So, wala akong nakuha sa sagot. And until dumating na rin sa point na sumulat na rin kay Mr. T. Hindi ko lang alam kung nabasa niya or anything ko nakarating sa kanya. Pero wala ako na ako ang sagot at all. Neutral lang si Daddy kasi. Kumbaga, I guess, parang I'm old enough to do something about it, diba na? Sinabi ko rin naman sa kanya, parang wala lang, parang lahat na nahimik eh. Well, I'm not blaming them or anything. No? Well, hindi naman masama loob mo. Nagkaroon ako tapo, yes. Hindi naman mawala yun dahil 14 years is 14 years. Yun lang yung ano ko, parang wala akong sagot na nakuha na or memo or anything. Pero, hindi tayo pwede magmukmuk ng ganun lang. So, I have to do something, I have to move on, I have to do my own decisions na kailangan ko magtrabaho. Right now, hindi ko masasabi. So, nandun pa rin yung tampo? Andun, pero siyempre ako naman, hindi naman naglalas. Kumbaga, hinayaan ko na sa Diyos lang. Then, siyempre, kumbaga, malaki rin yung utang na loob sa kanila. Kaya nalaki. Nandun din yung daddy ko, plus naging part din ako sa kanila for 14 years. So, thankful ako dun. Kinalakihan ko na rin yun. Kasi